From Sir Raymark Anglita, good afternoon sir. Ano po kaya ang problem kapag 5 piso ang hinulog mo tapos ang lumalabas na oras is yung rate para sa piso? Okay, intro muna tayo. Let's go! Okay guys, welcome back again to my YouTube channel, and for today's video may gagawin tayong tutorial mula sa tanong ni Sir Raymark Anglita. Good afternoon sir, ano po kaya ang problem kapag 5 piso hinulog mo tapos ang lumalabas na oras is yung rate para sa piso? Salamat po. By the way, nag-change na din po ako ng coin slot, ganun pa rin yung nangyayari. Anyway sir, kahit magpalit po tayo ng bagong coin slot, hindi pa rin po magbabago yung time rate ng Wi-Fi vendor natin, pati na rin yung ibang settings. So, paano nga ba ang gagawin pag ganyang problema? Tara, pisa na natin gawa ng tutorial yung request ni Sir Raymark Anglita. So, unang-una, punta muna tayo sa Wi-Fi connection settings ng phone natin at mag-connect tayo sa Piso Wi-Fi. Doon tayo sa Wi-Fi Vendo mag-connect para mapunta tayo sa portal ng Piso Wi-Fi. As you can see, ang laki ng remaining time connection ko, no? Dumami kasi yun nung harang inayos ko yung coin slot ng Piso Wi-Fi nung harang video ko. Ito yung Wi-Fi rates niya sa baba. Yung amount niya, Piso 5 at 10. Sa kanan naman yung time rates niya, kung ilan at gano'ng katagal, no? Guys, sa mga bago pa lang na nakagamit ng Piso Wi-Fi Vendo, pag may time pa kayo, pwede nyo yan i-post pag di nyo ginagamit. Para di maubos yung oras, pupunta lang kayo sa internet browser, tapos i-type nyo sa taas ng search box yung 10.0.0.1, then enter nyo lang. Pwede nyo na siyang i-resume time para makakunik ulit tayo. Doon naman tayo sa mayroong Wi-Fi Vendo, lagay ulit natin yung 10.0.0.1. Remove natin yung space, palitan natin ng slash sign, tapos type natin yung admin, then enter para makapasok tayo sa sign in into admin. Andiyan kasi yung settings natin ng Wi-Fi Vendo. Dito sa username, ang default username niyan ay admin lang. Tapos sa default password niya ay 12345678 lang. Pero syempre, pinalitan ko na yung password niya, kaya ready to login na lang. Sa baba naman, may box ng captcha, insert lang natin yung nakalagay sa kanan. 3CQ8. Then sign in na natin para mapasok tayo sa admin dashboard. Sa nakikita nyo, yan na lamang yung laman ng aking Wi-Fi Vendo. 180 na lang dahil kaka-coins out ko lang isang araw, kaya back to start ulit yung income ko. Diyan makikita nyo yung daily, weekly, monthly, or kung yearly kayong mag-coins out, okay? Diyan natin makikita yung sales natin. Pag mag-coins out kayo, i-reset nyo lang yung sales para naka-record ulit yung panibago. Okay, proceed na tayo sa settings. Dito sa bandang taas, click natin yung unang tatlong guhit. Then, click natin yung time rates. Okay, Sir Raymark, andito na tayo sa time rate settings. Yung request mo, ito yung Wi-Fi rates niya, yung amount niya, piso, 5 at 10. Click natin yung positive sign ng 1 peso para mag-expand siya. Then, dito sa action, click natin yung tatlong dot. Then, may lalabas dyan na edit at date. Click natin yung edit. Dito guys, andyan yung settings ng 1 peso rates at yung kanyang time limit na 10 minutes. Pwede nyo siyang palitan ng 5 minutes para mabilis maubos yung oras ng customer nyo. Joke lang. Date na natin. Balik ko na ulit sa 10 minutes. Okay, back ko na ulit. Dito naman sa 5 peso settings. Ganun din naman. Pero nakaset siya sa 1 hour. Pwede nyo rin siyang gawing 1 hour and 50 minutes. I-edit nyo lang, okay? Dito naman sa 10 peso, same din ng mga nauna. Itong 10 peso nakaset sa 3 hours. Pwede nyo rin siyang palitan ng 4 or 5 hours. Okay, back na ulit natin. Yung tinatanong nga pala ni Sir Raymark, yung 5 peso, nasa 1 peso rate lang daw. Baka ang nangyari doon, hindi siya nakaset sa hour, kundi sa minutes lang. Kaya lumalabas na 1 peso lang yung rate. Okay, ganun nga siguro yung nangyari. Back na natin. Okay guys, dito sa dashboard settings, andyan na nga yung pwede nyo palitan yung time rate. Diyan nyo makikita yung sales inventory, setup ng password, speed limit niya sa mga customer, pati logo ng Wi-Fi Vendo, pwede nyo rin palitan dyan. Okay, that's all guys. Back na natin, then exit ko na. So yun Sir Raymark, sana nasundan mo yung tutorial request mo at ganoon na rin sa iba. Okay, hanggang dito lang ulit yung video natin. Huwag kalimutang mag-like and subscribe to my YouTube channel. Thank you!